Magandang hapon sa iyo, Chris. Magandang hapon po. So far, may minomonitor tayong bagyo na nasa labas pa ng PAR at inaasahan po natin na posible itong pumasok ng ating air responsibility sa pagitan ng Miyerkules or Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng umaga. At sa darating naman na Webes ay posibleng mag-landfall ito dito sa may bandang Visayas, Northern Mindanao area. Kaya ang lahat po ay pinapayo na patuloy na magantabay. Sapagkat inaasahan natin na bagamat nasa labas dito ng PAR ay posible pang lumakas ang bagyo bago tuluyan nga mag-landfall dito sa ilang bahagi sa central part ng ating bansa sa darating na Webes po onwards. Kaya ang lahat po ay manatiling nakatutok sa Tropical Cyclone Advisory na ipapalabas ng pag-asa every 12 hours. Ang susunod na update natin ay mamaya ng mga alas 11 ng gabi. Samantala, dito sa Metro Manila, inaasahan na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban lang sa mga ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Yan muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center o si Chris Perez nag-uulat. Chris? Oo. So, inaasahan natin by Wednesday ay papasok ito sa Philippine Air Responsibility. Ano ang anticipated nating lakas nitong sama ng panahon na ito? Magiging matindi ba ang pag-ulan nito o mahangin lamang? Well, dapat paghandaan po natin parehas, no? Yung malakas na pag-ulan at saka madaming pag-ulan at saka malalakas na hangin. Lalong-lalo po yung mga kababayan natin dito sa Visayas and Mindanao area. Dapat manatili na pong nakatutok simula po sa araw na ito. Ganon din yung kanilang local government at saka DRR officials para po mapaghandaan yung possible landfall nito sa darating na Thursday onwards, ngayong darating na linggo. Okay, maraming salamat sa iyo, Chris. At kukuha tayo ng update sa pag-asa. Chances are sa araw ng, bago dumating ang araw ng Miyerkules, bukas pa lamang po, maaaring makaramdam na siguro tayo ng pagsama ng panahon. Chris, maraming salamat sa iyo. Salamat din po. Thank you, Buwa.